by 2004, meron pong mabuting kalooban na nagsimula dito, 5 tao po sila, na dumalaw sa isang tahanan ni Maria sa Cavite. Doon po sila nakakuha ng idea para po magkaroon ng tahanan ang mga loga na lalo-lalo na po sa mga abandonado ng mga loga. Sila po ay nagsabi na magkakayo daw po ng ampunan din sa altura. Sabi po nung mananirap daw po magkayo dahil problema daw po ay lupa. Sabi po nung sa kaibigan, 5 tao lang po sila nagsimula nito. Sabi po nung isa ay walang problema, magdudunit ako ng lupa. Magdudunit po siya sa kasawang bahay po ay bago po siya. Ano ba ito ay nawala po siya. Kaya pero nagbibig po sa kanyang mga mahal sa buhay na gusto niya magtalo dito ng isang ampunan. Ginawa po ang apat, sila po ang nagpatuloy, sila po ang nagsumisip, sila po ang humingi ng mga donasyon na magkaroon ng building. Ito po ang building. Ito po ay may 6 na kwarto. Tapos po, naitayo po ang building. Wala naman po ilalagay na lola. Kaya may problema din po sila doon. Ang ginawa po nila, bumalik po sila kay Padre Bitoy sa tahanan ni Maria sa Cavite. Doon po sila bumili ng 5 lola para po siyang magsimulan dito. Sa kasawayang palat po, matatanda na rin po yung 5 lola yun. Wala na po yung lahat ng yun. Pero sa kanila po nagsimula, marami na po ang mga nakapasok na lola dito, kaya lamang ako ay minadating, minaalis. Ibig ko pong sabihin ay pinuha na ni Lord kasi po maganda na sila. At ngayon po nagsimula ang aming sentaan na sa buwang yung bahay ang muna. At ang isa pa po, kaya po ito ay pinangalan ng Santa Ana San Joaquin, bayang muna, para po sa mga lola ng Santa Ana at San Joaquin po yung sa mga lolo. Kaya lang po ay medyo dumating po ang panahon na medyo mahirap po magtayo ngayon ng isang another building. Kaya yun po ang pinag-iisipan nila. Ayaw po nilang pag-locate ang lola at lolo. Kasi po baka po magkaibigan mo sila. baka maglakok pa. Kaya kailangan po ay nakabukod ang lolo sa awa po ng Diyos ay nabubuhay po ang mga lola sa pamamagitan na kagaya po ninyo na may magandang kalooban na siyang tumutulong para sa aming mga lola. Muli po ay nabubuhay sa relasyon. Wala po itong nagdadali na sa gobyerno. Sa gobyerno, sa mga may kabuti, mabubuhay po ng kalooban na kagaya po ninyo. Awa po ng Diyos ay kami ay 19 years na nagpapatuloy sa kagandahan ng loob nyo. Kaya alam ko po na kayo po ang instrumento ng ating Panginoon para po matulong sa mga lola na walang makahina at nagagalit po sa inyo ang pagmamahal nila. Nanay, paano po ang pumasok dito? Paano po ma-qualify na para? Qualify po. Ay, natatakot po ito sa DSWD. Nakakaya po ang DSWD. Kasi po, nila po na kayo ay sa ako po kuha sa mga kami ng mga lola na kakain natin. Kailangan po ay may approval ng DSWD. May list sa alin po sila. Hindi po kami masalasal kung pumapasok na tumatanggap na hindi lumatas. DSWD, lahat ng municipality meron. Opo. Di pala basta-basta pumapa rito, okay? Okay, then, pagparito naman, kapag na-qualify dito, basically, hindi na
dahil wala na siguro ng kapamilya, nag-iintindi. May significant others naman na tumutulong para magmahal. May tanong po kayo? May tanong? Sure. Opo naman. Why not? Aserehe, of course. Meron pong tanong pa mga kasamahan natin? Baka may gusto magpaiwan dito? Brother, ano? Eddie, may tanong kayo? May tanong? Tanong daw po. Sinong gusto niyong iwanan? Meron po sila doon na slot. May slot po sila doon. Dito na. Iba naman po. Dito na minimisahan. Opo. Lagi ba naman yung nabibili yung po sa Tanawang Heritage. Ah, yung Heritage. Opo. Ibig nga rin yun ang mismo nagbigay. Yun po ang nagbigay ng slot. Palakpakan natin. Talang galing. Ano po kay Luha May tanong pa po kayo? May tanong pa? May tanong pa? Wala na. Palakpakan natin po si Tita Tess, kanyang mga kasamaan, mga mothers, Tita. Thank you. God bless.